Ano ang pang-iwas at gamot sa UTI o urinary tract infection? Ang impeksyon sa daloyan ng ihi o UTI ay isang impeksyon na kinakasangkutan ng bato at pantog o urethra. Ang urinary tract infection ay masakit, ngunit may mga paraang maaaring gawin para maiwasan o magamot ang sakit imbis na gumamit pa ng antibiotics. Kapag naagapan ang UTI, bihira ito magkakomplikasyon, ngunit kapag pinabayaan, maaaring lumala. Kapag binago ang mga maling nakasanayan, maiiwasan mo din ang impeksyon. Narito ang mga dapat gawin upang makaiwas. Punasan ang puwet mula harap papunta sa likod. Matapos tumae, linisin ang dahan-dahan mula sa puwet, pataas papuntang bahagi ng likod. Huwag na huwag magpunas papunta sa direksyon ng ari. Huwag susubukang magpunas ng pangalawang beses gamit ang parehong tisyo. Ang kahit anong pagpunas na nagmumula malapit sa butas ng puwet at lumalapit sa labasan ng ihi ay posibleng mapunta ang pathogenic bacteria sa pantog. Huwag magpigil ng ihi. Iwasang magpigil ng ihi dahil nag-aanyaya ito ng pagtubo ng bacteria. Kadalasang mainam na umihi kada 3 hanggang 4 na oras, lalo na sa mga buntis na maselan sa UTI. Kasuotan. Huwag magsuot ng masikip na salawal na gawa sa makakapal na tela. Dahil sa mga telang ito, nabubuo ang pawis. Ito ay nagdudulot ng paglambot ng balat at pagtubo ng bakterya malapit sa bukana ng ari. Pinapayo ang salawal na gawa sa cotton para sa pang-araw-araw na gamit para hindi makapasok ang mga bakterya. Mahalaga din ang palaging punasan ng ari para maiwasan ang pangangati. Sapat na tubig. Kapag napansing maitim o malubog o dark ang kulay ng ihi, ibig sabihin ay hindi sapat ang tubig na iniinom. Damihan pa ito para maging malabnaw na dilaw ang kulay. Palaging umihi para malinis ang pantog. Alam na alam mo na siguro kung bakit ito mahalaga. Dahil sa tuwing iihi tayo, inilalabas nito ang mga mikrobyo na nagdudulot ng impeksyon. Ngunit hindi naman pwedeng piliting umihi kung sa tingin mo ay kakaihi mo pa lang. Narito naman ang ilan sa mga natural na gamot laban sa UTI at mga paraan na pwede mong gawin para maiwasan ito. Pataasin ang iyong vitamin C. Kumain ng mga pagkain gaya ng orange, broccoli, kale, bell pepper, strawberry at bayabas. Ayon sa Johns Hopkins Medicine, napakahalaga ng vitamin C dahil mas ginagawa nitong acidic ang ihi ng isang tao na pumipigil naman sa pagpasok ng bakterya sa daloyan ng ihi. Ipinapayo din ng urologist ang pag-inom ng mga vitamin C na supplement. Garlic extract o katas ng bawang. Base sa isang pag-aaral, epektibo ang garlic extract panlaban sa mga mikrobyong nauugnay sa UTI. Ang garlic extract ay nakukuha sa katas o mantika na lumalabas kapag pinipiga ang bawang. Nabibili ito sa mga supermarkets o sa mga online stores. Cranberry juice. Isa sa pinakakilalang natural na gamot sa UTI ay ang pag-inom ng unsweetened cranberry juice. Natutulungang pigilan ng cranberries ang pagkapit ng bakterya sa daluyan ng ihi. Base sa isang pag-aaral, pinainom ang mga babaeng dating nagkaroon na ng UTI at nabawasan ang pagkakaroon nila ng UTI sa loob ng 1 taon. Kaya't pinapaniwalaang nakakatulong ang cranberry juice, lalo na sa mga babaeng madalas magkaroon nito. Tandaan na ang benepisyong nabanggit ay tumutukoy sa unsweetened cranberry juice o iyong hindi pinatamis o linagyan ng asukal na kadalasang binebenta sa merkado. Kapag walang mabili na cranberry juice, maaari rin kumain ng grapes o ubas. Atsara. Kapag tayo ay nagkakasakit, pumapasok ang mga bad bacteria sa ating katawan at dumadami. Buti na lang at may mga good bacteria din sa ating katawan na lumalaban sa mga bad bacteria. Pinapanatili nilang balanse ang good at bad bacteria sa ating katawan. Ang mga mabubuting bakterya na ito ay tinatawag na probiotics. Makikita ang probiotics sa mga fermented foods tulad ng pickles,
kimchi, yogurt at atsara. Napatunayan sa ilang pag-aaral na ang ilang klase ng probiotics ay nakakatulong labanan ang UTI. Ang kagandahan ng mga ito kumpara sa antibiotics ay wala itong side effects, hindi tulad ng mga antibiotics. Palaging uminom ng tubig. Ito yung isa sa pinakamahalagang dapat mong gawin kapag nalaman mo na may UTI ka. Ayon sa mga doktor, kapag regular kang umiinom ng tubig, mas madaling makaka-recover ang katawan mo dahil nililinis ang bakterya. Sikapin na uminom ng hindi bababa sa 8 hanggang 10 baso kada araw. Kapag madalas na nagkaka-UTI, ang iyong doktor ay magmumungkahi ng ibang gamutan tulad ng mababang dosage ng antibiotics. Panguna para sa 6 na buwan, ngunit tumatagal paminsan-minsan. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.